Let's get it started in here. Every time we I feel the static, and every time we kiss, I as usual, I use tripod kasi mas easy siya at hindi ko magagalaw yung camera. Steady pa rin siya. And then, naglagay po ako ng space sa right side and left side. Sa gitna ko nilagay yung tripod. Ayan yung first video natin. So, nakaposition po ako nito dito sa side. Tandaan niyo po yung position, okay? Malapit po ako sa mirror. So, ayan. Andyan na. Ayan. So, nakita nyo, itinapon ko yung damit sa gitna ng salamin. Make sure sa gitna siya, hindi siya lalagpas sa side ng salamin. Kasi pag lumagpas siya, mahirap po siyang i-edit. So, ayan po. Then, let's proceed to the second video. Nagpalit na ako ng damit. At doon pa rin ako tatayo sa position kung saan ako nag-position nung unang video. So, ayan. Siguraduhin lang na hindi tayo kaabot sa kabilang side. So, ayan po yung next video. Edit na natin sa KineMaster. So, ayan. Empty project. Tapos portrait. Media. And then your first video. Yung naka-bathrobe, ako. So, ayan. Medyo mahaba po siya. So, mamaya po natin siya ititrim. Ipasok natin yung second video natin kung saan itinapon ko yung damit sa salamin. Yung second video natin, ipasok natin siya kung saan hindi pa lumapag yung damit, ayan, sa sahig po. Insert natin yung second video. So, punta tayo sa layer, media, second video. Ayan. So, hanapin nyo yung part na tumayo na tayo from upo. So, itrim muna natin siya. Ayan po. Ayan, i-level natin siya doon. Tapos, i-click mo yung second video para i-position natin siya. So, split screen and then the right side. Ayan, naka-split screen na po siya. Tingnan nyo na lang pong mabuti. So, ayan. Ulitin natin. So, nakita nyo, meron pong kamay sa gilid. So, adjust natin yung second video. Ayan. View natin ulit. So, okay na. Tapos, may nakita tayong damit sa gilid ulit. So, adjust ulit natin. So, ayan po. Ayan, okay na siya. And then, ititrim na natin yung first video. Yan. Tapos, adjust nyo na lang yung second video. I-level nyo siya. Kung saan hindi pa lumapag yung damit. Ayan, dyan na part. So, ayan na po. So, easy lang. I-cut na lang natin kung hanggang saan natin gusto tumigil or mag-stop. Ayan. So, na-trim ko na siya. View natin ulit. Ayan. So, maganda na po ang result. So, after this, you can save it and export. Tapos post niyo na sa TikTok niyo.